dito po ako umorder ng frozen sa bikini. So ayan, minsan po nagbibil po ako dito ng 28,000. Ayan, ang lagi ko binibili, chicken leg quarter, pang prito, pang curry, adobo. So marami ng luto dyan, ito rin, taingan, no? Pwede pang sisig at ano, binakdakan. So ayan, magandang araw sa lahat, no? Ngayon, ituturo ko sa inyo yung aking diskarte sa pamimili ng paninda sa kantin. So sa ngayon, nandito tayo ngayon sa farmer's market. So dito ako namimili ng frozen. So ito munang ituturo ko sa inyo, bilihan ko ng frozen product kasi halos sa mga kantin ngayon ang tinda is frozen. Kasi nga pag bumili sila ng sariwa, bagong kate na baboy, napakamahal po nun. Wala kaming kikitain kasi masyadong mataas yung ano. Kung magtataas naman kami ng presyo, eh kawawa din yung mamimili, wala rin mamimili. Kaya frozen po talaga karamihan. Dito po yung bilihan ko sa farmer's market ng frozen product. Hindi lang rin po frozen, dito rin po ako namimili ng isda minsan. Isda, hipon, tahong. Mura po yung ano dito eh, mura yung mga seafood dito. Ang mahal po dito yung mga gulay. Kaya pag gulay, namimili ako sa Balintawak or sa Q-Mart. Ayan. So, kaya dito, medyo mura yung bangos. Kasi pag sa Q-Mart, yung bangos, ang pinakamura, 180. Dito nakakabili ka ng 160. Tsaka medyo maganda pang klase yung bangos. Hindi tulad ibang mura. Kaya lang, malambot na. So, sa diskarte naman, diskarte ko naman pa yung mili ng bangos, syempre, tatansyahin mo kung tutubo ka ba sa kung ilang hiwa, kung tutubo ka ba, kasi number one din na ano is mahal yung rikado. Tatansyahin mo kung ilang hiwa bago mo i paputol, no, sasabihin mo. So ayan, tatlong hiwa, bumili ako ng apat, ginawa kong tag tatlong hiwa. So okay na yan. Ngayon, didiretso tayo sa bilihan ko ng frozen. So ayan, nandito na tayo ngayon sa McKinney products. Ayan, yan po, dito po ako umorder ng frozen sa McKinney. So ayan, minsan po nagbibil po ako dito ng 28,000. Buibili po kasi ako ng baka, beef cubes, chicken. Yung beef cubes po dito nasa 260 ang kilo yata. Hindi ko na check na. 260 yung beef. Yung chicken 125 yung kilo. Leg quarter po yun. Puro leg 125. Samantala sa palengke magkano? 160, 170. So yung tainga na pwedeng pang sisig tsaka dinakdakan dito, 119 lang. Samantala sa palengke 180. So napakalaki pong diferensya. Tapos ayan po, may mga products din sila, mga hotdog, iba-ibang products. Tapos yung batok po dito na nasa palengke is 200. Dito po ay mabibili mo lang siya ng 167. Sa palengke siya minsan 210 to 20 pa. Dito may bili mo lang siya ng 167. Napakalaki po yung diferensya, kaya lang po is kailangan karton-karton po yung bibili natin. Kahit isang karton lang po, ayun, maka ano ka na, maka tipid ka na. Kasi
hindi naman sila nag-aano dito, nag per kilo. Epo-epo yung carton po dito is ang bigat po niya is nasa 14 kilos. Ang isang box 14 to 15 kilos, no. Hindi ilalayo diyan. Bali nagko-consume kasi ako ng karne sa isang araw nasa 25 kilos pataas, no. Kaya kulang minsan sa akin yung isang box. Kaya kapag namili ako is ayan, maramihan na. Ayan, dito ako sa Mikini namimili. Ayan, ang lagi ko binibili, chicken leg quarter, pang prito, pang curry, adobo. So, marami ng luto dyan. Ito rin, taing ano. Pwede pang sisig at ano, binakdakan. So, mura lang yan. Matutubo ka ng malaki. Basta diskarte lang. Sa beef naman ito medyo mahal, yan 25 per kilo, pero diskarte lang sa pagbinta, no. Ito yung ating Joe Batok, 167 per kilo, pero marami ang gamit. Pwede nga halo sa adobo, sa binagoongan, pwede sisig, marami siyang gamit. So kung wala mang Mikini outlet sa inyong lugar, siguro mamili kayo sa palengke yung karton-karton dahil makakatipid kayo, no? Lalo na kung may kantin kayo na nagko-consume kayo ng karne ng sabihin natin 20 kilos or 15 kilos a day, mas makakatipid kayo kung per karton yung bibilhin nyo kaysa sa per kilo. So ayan, no, mga kakantin, maraming salamat sa inyong pag-support. So hanggang sa muli, no, i-share ko sa inyo yung iba na namang produkto. Maraming salamat, hanggang sa susunod na mga videos. Salamat.